Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si John Perez Alberto para sa TVNet Newsline. Ikatlo sa buwan ng Disyembre taong 2018. Sa una ng ating mga balita, isang hotel sa bayan ng Rojas na sunog. Kauna-unahang Miss Oriental Mindoro Queen, kinoronahan na. At pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod ng Calapan, umarangkada na. Sa detalye ng ating mga balita, sa panguna ng Provincial Tourism, Investment and Enterprises Development Office, nagsagawang nasabing tanggapan ng Training on Project Identification and Technopreneurship para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro na may maliit na pagkakakitaan. Ang layunin ng nasabing Project Identification ay makabuo ng panimulang panukala para sa pinakaangkop na hanay ng interventions at course sa loob ng spesipikong oras at budget frames. Layunin rin ito na tulungan ang pag-unlad ng isang partikular na negosyo o hanap buhay. Nais din ng Pitiedo na matiyak na ang isang proyekto o isang programa ng trabaho na islimite para sa paunang pag-aproba ng proyekto na binubuo at sinusuring mabuti ng pinakamahusay na solusyon sa pamumuhunan. Naging bahagi rin ng programa ang isang aktibidad na kung saan gumawa ang mga kalahok ng kanilang miniature establishment at ipinaliwanag nila sa isa-isa ang mga ito. Naging tagapagsalita naman sa naturang seminar ang kawaninan ng DOST. Ang nasabing pagsasanay ay nagbigay gabay sa mga negosyante bilang paghahanda ng isang project profile para sa bawat priority investment ng mga ito. Sa pamamagitan nito, nagbigyan ng sapat na impormasyon ang mga kalahok tungkol sa pamumuhunan upang makita ng mga ito ang potensyal na ideya para sa pagpapanimula ng isang negosyo. Sa ibang balita, 30 mga kabataang estudyante ang sumailalim sa Basic Filmmaking Workshop for Short Film Production na isinagawa ng City Health and Sanitation Department sa ilalim ng Adolescent Health and Development Program. Nagmula sa mga mag-aral sa Oriental Mindoro National High School, Canubing at Parang National High School. Kasama ang kanilang mga guro, ibinahagi ni Benster Comiang kanyang kaalaman kaugnay sa short film production. Matapos ituro ang basic filmmaking, bubuo ang mga mag-aaral ng kanilang film production na may temang kaugnay sa LGBT. Lalamanin ng kanilang docu ang mga kinakaharap na issues, karapatan at ilan pang usapin ng LGBT lalo na ng mga kabataang nabibilang dito. Ayon sa CHSD, ang output ng nasabing workshop ay magiging initial film ng Calapan City para sa susunod na PopCom Regional Film Festival. 2 beses nang naiuwi ng lungsod ang second prize para sa short film na Pula at Bes. Malaking tulong sa mga mag-aral na matuto at makalikha ng short film na sasalamin anila sa tunay na kalagayan, kaisipan at estado ng mga kabataan sa makabagong panahon. Sa ganitong pamamaraan anila ay higit na naipapaunawa nila sa pamilya at komunidad ang papel at kahalagahan ng mga kabataan sa paglinang ng isang produktibo, masigla at maunlad na lipunan. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Yensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. A 25 ng Nobyembre taong kasalukuyan, isang anti-illegal drugs operation ang ikinasa ng Puerto Galera Municipal Police Station Drug Enforcement Team sa panguna ng hepe nito na si Police Senior Inspector Teofilo Awingan. Nauwi sa Armed
encounter ang operasyon kung saan nasawi ang subject nito na napag-alamang isa pala sa 6 na bilanggong nakataka sa San Pedro City Police Station, Laguna Police Provincial Office noong May 2017. 13 plastic sachets ng hinihinalang shabuang na recover sa operasyon, gayon din ang isang kalibre 38 baril at 1,000 pisong ginamit na marked money. Kaugnay nito, araw ng Lunes at 3 ng Disyembre taong kasalukuyan, ginawaran ng medalya ng kagalingan si Police Senior Inspector Awingan at 6 pang mga pulis kasama si Police Senior Inspector Arman Rubio sa Police Regional Office, Mimaropa. Samantala, kabilang win sa matumanggap ng pagkilala ang 8 opisyales sa tauhan ng Regional Investigation and Detective Management sa pangunahing na Police Senior Superintendent Rode Tumbaga, Police Superintendent Robin King Sarmiento, Police Superintendent Joseph Talento, Police Superintendent Jonathan Pagyo. Matapos namang kilalanin ang tanggapan bilang Best in Index Crime Clearance Efficiency Rating at Best in Resolution of Homicide Cases Under Investigation. Ginawaran sila ng medalya ng papuri, gayon din sina Police Chief Inspector Aurelio Cabintas at 3 non-uniform personnel ng nabanggit na tanggapan. Iginawad ang pagkilala ni na PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr. at Directorate for Investigation and Detective Management Police Director Elmo Francis Sarona. Sa ibang balita, nasunog dakong alas 4 ng hapon o 1 ng Disyembre taong kasalukuyan ng isang kilalang hotel sa bayan ng Rojas. Ayon sa anak na may-ari ng nasabing hotel na si Ringo Aguila, sinubukan pa umano ng kasama nito na gamitan ng fire extinguisher ang sunog, ngunit mabilis anila itong lumaki at gumapang sa iba pang parte ng hotel. Dahil dito, tanging mga personal na kagamitan lamang ang naisalba. Agad namang rumisponde ang Rojas BFP sa panguna ni Fire Marshal Senior Inspector Fernando Hambalos. Ilang sandali pa, dumating rin ang mga fire trucks ng Bungabong at Mansalay. Dahil rin sa pangyayari, agad ding nagsilika sa mga empleyado ng katabing establishmento. Makalipas ang isang oras, alas 5:27 ng hapon, idineklara na ang fire out. Tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog. Samantala, 3 na i-report na nasaktan sa nasabing sunog, kung saan 2 dito ay mula sa BFP at 1 fire volunteer. Sa kasalukuyan ay iniimbestigan pa rin ng BFP kung saan at ano ang naging sanhi ng nasabing sunog. Babalik po ang TVNet Newsline. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kinoronahan si Ryan Alfie Garcia ng Bayan ng Gloria bilang kauna-unahang Miss Oriental Mindoro Queen sa katatapos lamang na pageant night a 1 ng Disyembre sa Oriental Mindoro National High School, lungsod ng Calapan. 15 kandidata ang naglaban-laban para sa korona na naging kinatawan ng bawat munisipyo at lungsod ng Calapan. Walang itulak kabigin sa bawat kalahok na talagang pinaghandaan ang gabi ng kompetisyon. Sa production number pa lamang, naging mainit na ang harapan, sinunda ng pagrampa nila suot ang power suit kung saan class na class ang dating ng bawat kandidata na sinamahan pa ng kanilang fierce look. Lumabas naman ang pagkamalikain ng mga ito sa kani-kanilang festival attire at buong tapang ring rumampa ng nakaswimsuit. Hindi pa huli ang mga kalahok sa kaseksyan at lalo pa nilang pinahanga ang mga manonood sa ipinamalas nilang talento sa talent competition. Maliban dito, pinatunayan ng mga kandidata ang angking talino sa pagsagot sa katanungan ng mga Mindoreño mula sa iba't ibang panig ng mundo bago buong buhusay na rumampa sa long gown competition. Matapos ang lahat ng ito, pasok sa top 5 ang pambato ng Mansalay, Gloria, Victoria, Rojas at San Isidro na silang sumabak sa final Q&A. Mula sa mga hurado ang mga tanong na paong may kinalaman sa HIV awareness. Sa uli, 4th princess ang pambato ng Victoria na si Angel Sabio Lures. 3rd princess naman si Mars Nunex Tanedo ng Mansalay na siya ring best in long gown. Habang 2nd princess ang kandidata ng San Isidro na si Teandra Joanna Bay at siya ring best in power suit. Samantala, 1st princess naman ang kinatawan ng bayan ng Rojas na si Akiko Pacheco. Maliwanag,
At nakuha nga ni Ryan Alfie Garcia ng Gloria ang corona at titulo ng Miss Oriental Mindoro Queen 2018, gayon din ang mga awards na Best in Swimwear at Best in Talent. Ang Miss Oriental Mindoro Queen ay ang unang gay pageant na inilunsad ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated bilang selebrasyon ng LGBTQ community. Layunin nito na palakasin ang boses ng pagkakapantay-pantay, gayon din ng iba't ibang advokasya gaya ng HIV/AIDS awareness. Chairperson nito si MOMSI member Attorney Lori Beltanyag Panaligan at co-chairperson naman si MOMSI President Dr. Linda Umali. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree Air Conditioner. Bilang panimula ng pagdiriwang ng lungsod ng Calapan sa darating na kapistahan nito, nakisama kawanin ng pamahalang lungsod ng Calapan at iba pang organisasyon sa isinagawang opening salvo na ginanap sa City Pavilion ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Bago magsimula ang maikling programa, nagkaroon muna ng parada bilang pagbibigay pugay sa buong Santo Niño na nagsimula sa Santo Niño Cathedral at natapos sa City Plaza. Bukod sa mga kawanin ng pamahalang lungsod, nakiisa rin ang mga mag-aral ng Holy Infant Academy at City College of Calapan. Ayon kay Vice Mayor Gil Ramirez, sa isang buwang pagdiriwang ng lungsod, bibigyan din dito ang mga kabataan sapagkat ang tema ngayon ng selebrasyon ay Santo Niño de Calapan, huwaran ng kabanalan ng modernong kabataan. Anya, maraming programang lokal man o nasyonal ang ibinibigay sa mga kabataan tulad na lamang ng pagbibigay ng libreng pag-aaral para sa kanila na sinusuportahan ng pamahalang lungsod. Dagdag pa niya, napakaraming dapat ipagpasalamat sa Puong Santo Niño sapagkat matatapos ng taong ito ay hindi tayo sinalanta ng malakas na bagyo. Inanyayahan niya ang lahat ng Kalapeño makiisa at magsaya sa pagdiriwang, hindi lamang sa pagkilala sa Santo Niño, kundi sa pagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob sa mamamayang Kalapeño. Naging bahagi rin ng opening salvo ang pagpapasinayan ng mga mag-aral ng Holy Infant Academy bilang panimula ng pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod. Inaasahang maraming aktibidad ang magaganap sa buong buwan ng Disyembre hanggang sa araw ng kapistahan ng Patrong Santo Niño ng Lungsod ng Calapan.
Nagpasalamat naman si Mayor Arnon Panaligan sa lahat ng nakisa sa opening salvo ng Calapan City Fiesta 2019, lalong-lalo na sa HIA kung saan ito ang unang beses na nakilahok sa pagdiriwang ang naturang paaralan. Sa ating pong public service, PhilHealth announcement, para sa lahat ng mga may-ari ng establishmento, may tauhan man o wala, aming pinapaalala na kinakailangan munang mag-secure ng PhilHealth clearance para sa pagre-renew ng business permit. Kapag ang isang establishmento ay maliit lamang at walang tauhan, kinakailangan may PhilHealth coverage ang may-ari nito. Ngunit kapag ang establishmento ay may isa o higit pang mga tauhan, kinakailangan bigyan ng sapat na coverage ang mga ito sa pamamagitan ng pagrehistro at pagbayad ng kaukulang kontribusyon. Ang pagkuha ng PhilHealth clearance ay hindi kinakailangang isabay sa LGU's licensing activities. Kung tayo po ay bayad na para sa kontribusyon ng mga tauhan natin hanggang October ng kasalukuyang taon, maaari na po tayong kumuha ng PhilHealth clearance sa opisina ng PhilHealth, LHIO Oriental Mindoro na matatagpuan sa The MEC LT Building, Barangay Masipit, Calapan City. Kinakailangan din na bayad ang may-ari ng establishmento ng kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Paalala din po na wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth clearance. Ang tanging dapat bayaran ay PhilHealth Premium Contribution. Mas mapapabilis ang transaksyon natin sa pag-renew ng business permit kung may dala na tayong PhilHealth clearance bilang isa sa mga dokumento na kailangang isumite sa ating mga licensing office. Ang tanggapan ng PhilHealth ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa iba pang katanungan, maaari pong tumawag sa telepono bilang 043-288-2551. Sir, valued subscribers, try different kind of internet gamit lang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mabalitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.